Guadalupe, ina ng lahat ng buhay na nagpakita at nagpahayag ng iyong nais na makandog at mag-alay ng iyong pag-ibig, ng awa, tulong at kalinga sa lahat ng lahi, na makandog at mag-alay ng iyong pag-ibig, ng awa, tulong at kalinga sa lahat ng lahi. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen ng Guadalupe, kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, suma sa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo
ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwi na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyang sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Si Maria ay nagmamadaling pumunta kay Elizabeth. Sa panahon ngayon, uso sa atin ang salitang nagmamadali. Nagmamadaling pumasok. Sa mga bata, nagmamadaling tumanda. Sa matatanda, gustong hilingin, "Lord, pakitigil ang oras." Marami sa atin nagmamadali. Gusto rin natin sa pagdasal natin, madali ding tugunan ng Diyos ang ating panalangin. Madali at mabilis siyang sasagutin ang mga panalangin natin. E minsan, dahil gusto natin magmadali, nagiging mainipin tayo. Pag tinuturuan tayo ng Diyos na maghintay, teka lang, nagiging mainipin at nawawala ng pag-asa. Sa atin pong ebanghelyo, si Maria ay nagmamadali, hindi dahil naiinip siya. Nagmamadali siya pumunta kay Elizabeth dahil may gusto naman siyang ibahagi. At ganoon din naman, minsan nagmamadali tayo pag nakatanggap tayo ng good news. Diba? Napromote ka sa trabaho? Nagmamadali kang kunin ang cellphone mo at i-text ang magulang mo at ang asawa mo na promote ako. Kung ikay nasa business at naka-close ka ng malaking deal, sa sobrang tuwa mo, nagmamadali ka. Ikwento sa mga mahal mo sa buhay
at sa taong mas nakakaunawa sa iyo. Sa ating ebanghelyo, nagmamadali si Maria na pumunta kay Elizabeth sapagkat pareho din ang karanasan nila. Ang Diyos ang gumagalaw sa buhay nila. Nagmamadaling ikwento kung paano gumagalaw ang Diyos. Kaya maganda rin paanyaya sa atin, no, bilang Kristiyano, lalo na sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Nagmamadali din sana tayo, tulad ni Maria, na ibahagi ang mabuting balita. Nagmamadali din sana tayo na ibahagi ang kwento ng paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Sana doon tayo magmadali. At di ba minsan yung taong nagmamadali, excited? Di ba? Yung nagmamadali ka sa Christmas party mo, mamaya, kagabi bihis ka na, no? Natulog kayo na suot mo. Nagmamadali, excited. At sana ganun din ang ating kasiyahan sa mabuting balita. Excited tayong ikwento si Jesus sa iba. Excited tayong ikwento ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Excited tayong ikwento kung paano sinagot ng mahal na pong Jesus Nazareno ang mga panalangin natin o kaya higit pa sa pinanalangin natin ang ibinigay niya sa atin. Let us be excited for God's Word. Let us be excited to hear God's Word. Let us be excited that God's Word will shape our life. Si Maria ang kalakbay natin, nagmamadaling ipahayag ang mabuting balita ni Kristo dahil sa tindi ng kanyang kagalakan. Nawa tayo din bilang Kristiyano, tayo ay laging nagmamadali at tuwang-tuwa para ikwento ang kwento ng pananampalataya natin sa bawat isa. Kaya po, pag may mga kwento kayo ng pananampalataya, kung paano binago ng mahal na pong Jesus Nazareno ang iyong buhay, kung paano may sinagot na panalangin sa inyong pagpunta rito sa pamamagitan ng mahal na pong Jesus Nazareno, nagmamadali din po kaming kunin ang kwento ninyo. Ang kwento ng pagbabago, ang kwento ng pagtugon ng Diyos sa inyong pangangailangan, ang kwento ng pagbabagong buhay. No, advertisement ko na rin, no? Kung may mga ganito ho kayong kwento, ipasa nyo lang po ito sa Facebook page namin. We want to hear your stories of faith. We want to hear your stories of conversion. Kung paano gumalaw ang mahal na pong Jesus Nazareno sa inyong buhay. Tulad ni Maria, excited tayong ibahagi ang kwento ng Diyos sa buhay natin. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng Birhen ng Mahal na Birheng Maria, ang ating itugon, Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Upang ang kaawa-awang ipinagdadalang tao sa sinapupunan ay igalang at pahalagahan tulad ng ginawa ng Birhen ng Guadalupe sa Ninyo Jesus. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at may iba't ibang kahinaang pisikal, moral at espiritual, ay mag-ukol tayo ng kagalingan upang matamo nila ang kagalingan at lakas. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami.
Ating itaas sa Panginoon ang mga nalulungkot, nababahala at nanghihina ang loob at isip dahil sa mga hindi maiwasang problema. Manalangin tayo. Berhe ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa umiigting na kultura ng kamatayan, tayo nawang mga deboto ng mahal na Birhen ay lakas loob na sumaksi sa mapagpalayang katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin kaisa ng mahal na Birheng Maria, ng iyong anak na si Jesucristo, na nabubuhay at nagahari kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha sa paggunita namin sa mahal na Birhen ng Guadalupe, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang-alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Inagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo."
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tamis ng umaga ay naninag ko ang tindi at alab ng pagmamahal mo. Sinukat kay ganda na bighani ako. Isang dukhang na naglaho, may habag kang alay at ang Diyos na sa'yo, si Jesus na aming Panginoon. Birhen ng Guadalupe, aming ina ng buhay, dinggin yaring hinirang ng sa anak mo'y matulad. Birhen ng Guadalupe, aming pag-asa at gabay, salamat sa iyong habag, magtitiwala sa iyong anak, at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapak. Birhen ng Guadalupe, aming pag-asa at gabay, salamat sa iyong abag, magtitiwala sa iyong anak, at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapak.
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin, mahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.
Mm-hmm.